Hi mga bestie, ayan nga pala, gumawa kami ng boat or floating device na pwedeng sakyan sa dagat. Ayan, yun yung picture namin sa dagat. Ito nga pala kung paano namin sinimulang gawin. Nagsimula ako, pumunta ako sa junk shop, bumili ako ng pinanggalingan ng paddle wheel para sa mga palisdaan. Ayan, may mga butas pa nga. Bili ko lang yun sa junk shop sa halagang 500 pesos. Ayan, at tapos gumawa ako ng frame mula sa 1x1 tubular. Bale 4x4 feet ang ginawa kong frame. Tapos ayan, lalagyan ko siya ng kabitan na bubong. Minamount ko siya dyan sa frame na 4x4 para hindi siya mawala sa eskwala. Ayan, tinitig weld ko na. Bale, gumamit nga pala ako ng 1 inch round pipe na stainless para sa pinakaposte na kabitan ng bubong. Yung bubong nga pala nyan ay gagawin ko lang tela lang ang bubong niyan para madaling tanggalin in case na mahangin or hindi naman kailangan ng bubong kapag malilim. Tapos para sa support bracing, gagamit ako ng 1/2x1/2 na tubular. Ayan, sa nakikita nyo, minimeasure ko na yung paglalagyan ng 1/2x1/2. Ayan, tapos ikakat ko na siya para matibay yung ilalagay ko na poste na paglalagay ng tela na bubong. Ayan, tuloy-tuloy lang process, puro ganyan lang, welding, cut, measure, ganun lang yan. Kaya maya-maya lang, ipo-forward ko na to para mas mabilis ang process. Okay? So makikita nyo naman dyan ngayon, ayan, sinusukat ko na yung floating device ng paddle wheel, na pinagalingan ng paddle wheel. Ayan, para masigurado ko kung tama talaga yung pagkakagawa ko sa frame. Ayan, kinakabit namin dalawa nung kasama ko. Patulong na ako kasi medyo mabigat din. Mahirap gawin mag-isa. Ayan, patingin-tingin si parin mo yan. Patawa-tawa lang. Tamang buladas lang sa akin dyan. Ewan ko ba, katrabaho siya dun eh. Pupunta-punta siya sa akin. Ayan, sinusukat ko pa lang siya. Iniisip ko kung paano gagawin ko. Kung itatali ko ba, ibabalik ko. Pero naisip ko, bandang huli, makikita niya mamaya kung paano ginawa ko dyan. Ayan. Usap kami, tamang bulahat kami dyan. Habang nag-iisip. Ayan. Pinabili ko pala si Nelson na screw, pero pinabalik ko rin kasi hindi ko rin magagamit. Naisip ko, cable tie na lang pala yung gagamitin ko. Or, zip tie, yan. Iisip pa rin ako, medyo matagal na yung video sa punto na yan. Baka mamaya-maya, i-forward ko na lang din. Yan, malapit na sa katotohanan. Matapalan na lang itong mga butas nito. Mukhang magana ba siya? So, ayan, nakatayo na siya. Nilagyan ko pala ng 2-inch na pipe para sutan ng quit. Siya may mga hook siya sa bitan ng mga gamit. Ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung paano naging itsura niya. Tapos, punta ako dito sa likod para bisitahin yung floating device na katapalan ko mamaya-maya lang. Makikita niyo ay mamaya, gaganda. Mag-start na nga pala ako magtapal ng butas. Yung ginrain ko muna yung lalagyan ko ng katapalan ko. Ginrain ko siya, tapos nagkat akong PVC. Yung PVC na yung pinirehit ko bago lalagyan ko siya ng epoxy at i-rehit ko siya dun sa mismong butas. By the way, natapos ko na palang i-grind yung mga butas para kumapit yung epoxy natin. Ayan, nagtimpla na ako ng epoxy bago tinapalan ko na yung butas. Ilagyan ko muna ng epoxy bago ko ipinatong yung PVC na orange at ni-rehit. May epoxy sa loob para siguradong matibay, loob at labas may epoxy yan. Ayan, pinipreheat ko para sumunod siya sa hulma nung curvature ng patao na yan.
kung hindi ko alam kung anong tawag yan kasi galing sa paddle wheel yan. Basta floating device, yan. Yan, tuloy-tuloy lang ang process hanggang sa matapalan ko siya ng epoxy, nire-ribbit ko na nire-ribbit. Dinouble-check ko na rin pala yung mga possible na leaks dyan sa pataw na yan. Yan, ginrind ko siya para kumapit yung epoxy. Yan, EMB epoxy na, ano ba tawag yan? Pioneer epoxy, yan. Kinamay ko na para mas makapit. Tapos finlatin ko siya gamit yung tubig para, yan, gamit ng tubig para hindi kumapit sa kamay mo yung epoxy. Yan, tuloy-tuloy lang yan. Process na yan. Nilihak ko na, lilinisin ko na for painting. Ready ko na siya para sa pagpipintura mamaya-maya lang. Nakikita niya mamaya yung finished product. Hindi ko na yata napidyan yung pagpipintura kasi medyo busy ako nun eh. Bukod sa ginagawa ko yan, iniintindi ko pa yung mga ibang projects namin. Okay? Yeah. And credits to the owner nga pala, maririnig pala yung tugtog dyan. Credits to the owner na lang para hindi tayo makopyright. Ayan, tuloy-tuloy lang yung paglilinis ko nyan. Pinupunasan ko siya kasi nire-ready ko na nga para sa painting mamaya. Ngayon nakuha ko dito sa shop, parang primary gray siya, para siya red oxide. Pero gray siya, gray oxide. At dito na nga yung finished product na pinturahan na, na-mount ko ng stainless. Pero hindi ko pa naitatali, hindi ko na yata naipakita yung pagtali niyan. Yan, tingnan nyo na lang mabuti. Appreciate nyo kung maganda ba yung prototype na yan. Yan, kinagabihan. Sinusubukan ko na siyang batasan, tsaka lagyan ng mga ano na bang tawag dun? Yung zip tie. Yan. Tsaka may isang batang bumisita sa akin. Ito nga pala si Hart. Kapitbahay namin. Yan. Magala yan. Talagang pupunta sa amin yan kapag nakakatakas siya sa bahay nila. Wala naman na kaming workers yan kasi gabi na. Ako na lang yung gumagawa. Wala ng power tools kaya hindi na delikado para sa bata. Yan. So napapansin nyo, nagdatali na ako. Yan. Pala yung setup namin, papuntang dagat. Yan, may bubong yan mamaya. Mamaya na namin ilalagay, ilaladlad. Yan, may sabitan ng mga mask, boy, flippers, life jacket. Tsaka may mga pana na rin. May dala na lang kaming bait. Tsaka bingwit. Yan ang setup namin. Hey, what's up? Yung flippers ko naging apat kasi tigisan dagat. Sira. Yan. Isisikot mo nga. Ayan na, dito tayo sa gitna ng dagat. Yan. Gamit ang aming may wagang vapor. Yan. Ay, tumataob. Yan. Dito kami. Misis, video mo yung kung saan tayo. Tadaob na. Andito po kami sa gitna ng kawalan. Yan, at nakailan ako yun. Okay. Headphone mo, tiyan. Yeah. Ito na. Ayun, upay ka lang. Okay. Tawag na rin ako dito, mga kaibigan. Nakabaktam ba to? Ha? Nakabaktam. Nakaproductive yan. Namatay? Akala ko na, ay nakabaktam naman. Ah, baktam. Okay. Tignan mo yung lupa. Lupa, check! Ah, video ko kayo dyan. I will love you. Okay na no. Okay. Ayan. Ayan na si Moises the Great. Si Moises the Great at si Christian the Great. Kukuha ng itlog. Mamaya, mamimigwit na kami tsaka mababa na. Oh, Moises. Ayan, umulit ako dun. Ayan na. Munting ang ating hukka. Alalim na, Christian. Ha? Christian, alalim na. Baliktad yung mas mo, tani. Meron niya mamaya. Ayun na nga, tinesting ko ng lumangoy sa ilalim ng tubig.
Ayan, medyo pasensya na kayo sa camera. Medyo hindi alam po sa masyadong pinipesto. First time lang tayong manguwa-nguwa ng mga video na ganyan. Ayan, sumisid ako. Inilagay ko sa Tupperware tong cellphone ko dahil wala naman akong submersible na camera. Ayan, nilagay ko sa Tupperware na clear para lang mabidyoan ko yung underwater scenery. Kaya lang, yun na nga, hindi tayo magaling magvideo, kaya pagtiyagaan nyo muna yan. Bali, matapos na, malapit na matapos yung video ko na to, ayan, papakita ko na sa inyo yung mga pictures, tsaka yung itsura ng finished product natin. By the way, salamat sa panonood. Sana supportahan nyo itong mga video yung ina-upload ko, kahit papano. Ayan, salamat. God bless.